Tuloy-tuloy pa rin ang ating throwback to the best of saucy episodes that will help us be ready for greatness. This next throwback naman will give us an insight into how bonding with others and having a great support system will help us achieve long-lasting success. So let's look back at our kwentuhan with Fana and Luke from Teen Clash. Was it ever your dream to be in the showbiz industry? Oo naman, siyempre. Nung bata kasi ako, when I was 6 years old, na-discover na mami na kumakanta ako. So, parang after nun, naging passion ko yung pagkanta. Kasi siyempre, may nakaka-recognize ng pagkanta ko kahit bata pa lang ako. Meron kasi mga magulang. Siyempre, pipilitin ka sumali. Tapos ako hindi. Ako na yung nagsabi na, may gusto ko sumali na ganito. Gusto ko sumali na mga ganyan. Tapos, nanalo ako sa una kong contest. So after nun, parang mas naging pursigil lumakas diba? Loob mo na. Lumakas loob ko na sumali. Then yun, gusto kong sumali sa The Voice. Kahit siyempre malaking platform yun to perform, to sing. Tapos nagtuloy-tuloy pa rin yung pangarap mo kasi nag-PBB ka pa, di ba? Mm-hmm. Andahin mo nang ginagawa eh, nag-hosting ka. Tapos now you're doing acting na yata. Nagsisimula ka na rin mag-act, tama ba? Yes, after ko mag-The Voice, nung nag-audition naman ako sa Team Y, doon na yung first, parang hosting kasi siya. So meron kami dong segment. So segment ko doon is all about music kasi it's The Voice niya. Pasok din doon. Then ayun, after kong mag-Team Y, doon ako kinuha ng para mga teleserye ganyan, Ikaw Lang Ibigin, Dreamscape, and iba pa, mga The Greatest Love, MMK, Paglaban Mo, mga ganun. Wikipedia. Subok na subok naman na pala si Luke. Dami na rin pagdaanan. Diba, Annie? You discovered your passions at such a young age, diba? Pero this question is for Fana naman. Since si Luke, nakaya niya yung lahat, you know, hosting, singing, being a reality star, and acting, meron ka rin bang plan to do other things aside from singing, Fana? Open ako sa lahat ng opportunities na pwedeng mabigay sa akin, like acting, dancing. anything na opportunity, talagang grab ko din naman. One more reason kung bakit magkasama kayo dito ngayon sa VRGY is your exciting team up for Teen Clash. Oh my gosh, we are all so excited and so happy for you guys. Bravo! Tell us more about Teen Clash, guys. Sa Teen Clash, guys, nung shoot namin siya, sobra akong natutuwa. Kasi ang ganda kasi meron siya music, which is pasok sa'yo din. Pasok sa amin lahat. And parang nagiging bonding na namin kasi may times na parang nasa, di ba, nasa na tayo, nasa dressing room nag-jamming kami. Alam mo, parang nakakabuo ba kami ng parang family. Mm-hmm. And nakakatuwa. Tapos ang ganda nung ng parang blending lahat ng characters. Talagang ano, thankful ako dito kasi first acting ano ko din to eh. Acting debut pala ni Fana to. First mas kailangan natin abangan. First acting experience and sabi ni Luke, music and bands. Yeah. Sobrang smooth lang talaga ng shoot namin. And of course, ayan, and shout out kay Direk Gino Santos. Hello. You know, ayan, abangan natin yan. Actually, parang baka pinalabas na ang ibang episodes natin ngayon. But of course, again, magbabalik ako ng question for Luke. We saw you shine once more sa Chosen One, di ba? Sa Pai. Nakikita natin yan, where you worked with other rising artists your age. Kaya kwentuhan mo naman kami when it comes to that one. Para sa akin, very challenging siya kasi parang first time kong mag-acting ng thriller, suspense, parang may mga killer ganyan. Kasi parang siyang ano, elimination. Kasi parang reality teleserye siya. Tapos mag-shoot kami this week ng episode, then sa Saturday, para meron kami botohan kung sino mamatay, kung sino matsutsugi. Yan, ganyan. Very, ano, very blessed na nakuha ko yung, ano, yun, yung project na yun. And since first time ni Fana, nakakatulungan ba kayo pag-acting, ano, sa acting niyo? Ako, nagpapatulong din talaga ako sa kanila minsan. Kasi, syempre, first time ko to and somehow same din siya sa singing kasi may syempre yung emotions so pumapasok pa rin. Pero syempre iba pa rin yung acting. So minsan naghihingi ako ng tips din sa kanila kung ano bang dapat kong emotion dito, ganyan ganyan. Kaya thankful din ako sa kanila kasi sobrang bilis lang namin maging magkaka-close. So nag-jive agad yung energy niyo. What do you think are the best recipes for success? Just continue what you're doing and don't stop. Maabot mo din yung success na gusto mo. Okay lang na magkamali ka. As long na matututo ka naman sa pagkakamali mo. And syempre, rejection nandyan yan sa industry natin. Wise words talaga. Napaka-wise talaga.
grabe, sabi nga nila, if you want to be great, learn from the great also, di ba? So ito talaga nakita natin, palagi niya pinapakinggan yung mga advice ni Ms. Regine Velasquez from Fana, and syempre si Luke naman coming from PBB, na kumbaga syempre si Kuya naman yung naging ano niya, mentor niya into how to be a better person and a better individual, a better actor as well, syempre. And yun yung pinakamaganda eh, yung having a great support system, not just from your idols, from the great people, na from the goats, also from the people that surrounds you, such as your friends and family. Ano yun eh, complete package dapat yan eh, diba? And yun na nga, even with great support system, diba, there will always be pressure. Palagi meron yan eh. Paano nga ba tapatan at angatan ang pressure na yan? Nako, aalamin natin yan sa kwentuhan natin with the supreme actress, Miss Lovey Po, sa pagbabalik ng BRGY. Isipang magpatayo ng mansyon. Hindi naman akin to. Kanino? Sinunod mo ba lahat ng instructions ko papunta dito? Oo naman. Malay mo. Ito na pala yung katibakan ng mga pangarap mo. Diyan ka lang. Chief, huwag mo kong iwan ng ganito! Chief! Chief! May tao sa likod! Dito lang sila! Magkano? Dodoblahin ko nga. Walang makakaalam. Isa! Hindi lahat ang nakikita ng mata mo eh. Totoo. Ano sila nawala? Dalawa! Hindi sila nawala. Mapatayin niya ako! Tatlo! Chief? Sila maririnig. Maingay ka. Gising na ako. Hola, hey, mabuhay.